Mula sa pinakabata na 10 taong gulang hanggang 69 years old, ang mga Pinoy na gumagamit ng iligal na droga ayon sa Dangerous Drugs Board. Ang Malacanang may paliwanag kung bakit hindi pa rin daw natutuldukan ang problema sa droga sa kabila ng pangako ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. There are about 167 million or 2 out of 100 people, Filipinos aged 10 to 69 are current users of drugs. Ito ang pahayag ni Pangulong Duterte kagabi tungkol sa bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga sa bansa. Napuna ito ng ilan dahil lagpas daw ito sa populasyon ng Pilipinas na hindi aabot sa 110 million. Agad naman itong dinepensahan ng Malacanang ngayong araw. At ayon kay spokesperson Harry Roque, typographical error ang dahilan kung bakit mali ang nabasa ng Pangulo. Paglilinaw ni Roque, 1.67 million na Pilipino ang gumagamit ng iligal na droga. Ibig sabihin, 2.05% ang prevalence rate ng mga Pilipinong nagda-drugs. Base ito sa datos ng 2019 National Household Survey on the Patterns and Trends of Drug Abuse na inilabas ng Dangerous Drugs Board o DDB. Mas mababa ito sa bilang noong 2018 na 5.3% o 5 sa bawat 100 Pilipino. Pinakamarami ang gumagamit ng marijuana, kasunod ng shabu ayon sa DDB. Kaya muling pinaalalahanan ni Pangulong Duterte ang publiko tungkol sa mga nagtutulak ng droga. Ito lang ang masabi ko. Nag-warning talaga ako sa inyo. Lalo na yung mga dealer. Huwag na yung user na mahirap. Hindi yan pinapatay. Wala kang makuha. Naghihintay lang yan kung mayroong supply o wala. But in the meantime, they are indolent. Pero kahit malaki ang ibinaba ng drug users mula sa tinatayang 4 na milyon noong taong 2016, hindi pa rin tuluyang nawawala ang droga. Minsan ang ipinangako ng Pangulo na tutuldukan niya ang problema ng droga sa unang 6 na buwan ng kanyang termino. Sagot dito ng Palasyo, ang ibig sabihin lang po dyan, talagang meron pa rin talagang maiitim ang budhi na patuloy ang pagkita nila dito sa pag-supply ng pinagbabawal na gamot. Wala naman po talagang bansa na nagiging 100% drug-free, pero ang sinasabi ng Pangulo, yan ay cornerstone ng kanyang administration. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.